Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inako ng Islamic State Group ang responsibilidad sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City noong Linggo na ikinasawi ng 4 na katao. Base sa report ng Reuters, sinabi ng IS sa Telegram na mga miyembro nito ang nagplanta ng bomba. Saad naman ni Bangsamoro Police Regional Office Chief Brigadier General Alan Nobleza ngayong araw, higit 2 persons of interest ang tinukoy ng otoridad na sangkot umano sa bombing attack. Tinitingnan ng pulisya ang iba't ibang anggulo sa investigasyon at isang Special Investigation Task Group na ang binuo na tututok sa kaso. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may malakas na indikasyon na isang foreign element ang konektado sa pag-atake. Muling niyanig ng malakas na lindol ang lalawigan ng Surigao del Sur ngayong araw, December 4. Batay sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, isang magnitude 6.8 na lindol na nasa intensity 5 ang tumama sa Caguait sa Surigao del Sur kaninang alas 3 ng umaga. Kasunod nito, naramdaman ang intensity 4 sa Tarragona, Davao Oriental at sa Tandag City, Surigao del Sur. Intensity 3 naman ang naramdaman sa Iligan City, Cagayan de Oro City, ilang lugar sa Davao Oriental gaya ng Banay-Banay, Lupon at Mati City. Naramdaman din ang lakas ng lindol sa ibang probinsya sa Visayas at Mindanao. Ayon naman sa PHIVOLCS, wala namang inaasahang magiging pinsala ang pagyanig na ito. Gayunpaman, ilang aftershocks sa naturang probinsya ang sunod-sunod na naitala ng institusyon kasunod ng magnitude 6.8 na lindol ngayong araw. Nito lamang Sabado, December 2, nang unang tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur. Sa pinakahuling tala, isang tao na ang kumpirmadong nasawi mula sa nasabing lindol. Makararanas ng mga pag-ulan sa 4 na mga probinsya sa Luzon, bunsod ng 2 weather systems, batay sa tala ng Weather Bureau ngayong araw, December 4. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, magdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan sa Batanes at Cagayan dahil sa Northeast Monsoon o Amihan. Dahil din sa Amihan, makararanas ng kaunting pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera at iba pang lugar sa Cagayan Valley. Kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat naman ang mararanasan sa probinsya ng Aurora at Quezon, bunsod ng Easterlies o ang mainit na buga ng hangin mula sa Pacific. Inaasahan naman mamayang hapon at gabi ang panakanakang pag-ulan at pagkidlat sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa bungsod ng localized thunderstorms at easterlies. Pinapayuhan naman ng lahat na mag-ingat sa posibleng pagguho ng lupa o landslides at pagbaha sanhi ng pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian. Kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.